Magandang araw sa inyo mga ka-absolute, absolute royal po. Marahil nagtataka ho kayo na wala ho tayo sa labas, kumukuha tayo ng any Manila updates, sightseeing sa mga historical places within the metro. Still, ang Metro Manila is under GCQ pa rin mga kaibigan. Ibig sabihin, general community quarantine, medyo limitado pa rin ang paglabas-labas ho natin. And kunin ko na rin po ang pagkakataon na to, mga kaibigan, mga ka-absolute. Batiin ko po kayo na Happy Happy New Year! At kamusta po ang iyong Pasko at New Year? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Since nandito lang po muna tayo sa loob ng bahay, I would like to introduce to you, mga kaibigan, mga ka-absolute, dito sa ating channel na sobra ko pong kinagigiliwan at pantanggal stress. Kung kayo po ay mga fish lovers, malamang sa malamang ay alam niyo po itong tunutukoy ko. Ito po ang mga Siamese fighting fish o mas kilala sa tawag na betta fish. Yes, mga ka-absolute, mga betta fish po. Don't worry mga ka-absolute, wala po akong balak na pag-awayin itong mga fighting fish po natin. At bagkus mga kaibigan, sila po ay ating alagaan at pararamihin. Sa mga beginners na katulad ko po na gusto mag-alaga ng mga betta fish katulad po nito, dapat po muna nating malaman kung anong mga klaseng isda ito. Kung saan po sila nagmula, ano po yung mga characteristics nila, and mga different tail types. Dahil marami po itong klase nitong mga betta fish, dapat po natin malaman. Saan nga ba nagmula ang mga Siamese fighting fish o mga betta fish? Ang mga betta fish ay nagmula po sa Thailand at kumalat na rin po ito sa Cambodia, Laos, Vietnam, and Malaysia. Makikita itong mga betta fish po, mga kaibigan, sa mga ponds, mga shallow waters, at saka yung mga hindi gumagalaw na mga bodies. Ang mga betta fish ay kilala sa pagiging highly territorial, lalo-lalo na po ang mga males. Yung mga female bettas naman, mga kaibigan, is based po doon sa aking mga nabasa, is pwede nyo siyang pagsamahin sa isang tank without nagkakamali kahit mga 5 sa 5 gallons na aquarium tank, yung mga female bettas. Pwede naman nung sila pagsama-samahin doon. Hindi katulad po ng mga males, is very very aggressive. Hindi mo sila pwede pagsamahin sa isang tank. Bilang isang tropical fish, ang preferred na water temperature is nasa 75 to 82 degrees Fahrenheit o 24 to 28 degrees Celsius. Kapag ikaw ay nasa malamig na lugar, for example, sa ibang bansa like America, kinakailangan mo ng heater sa inyong aquarium. Dahil kapag sobrang lamig, ang kanilang immune system ay babagsak at magkakaroon ng mga diseases. Since pinag-uusapan po natin ang tubig, ang required na pH level ng tubig po natin is around na 7.0 lamang. Ang isang katangian ng mga betta fish ay ang kanilang limbrid organ. Ito ay isang organ na kaya nilang mag-take ng oxygen directly sa hangin instead sa tubig sa tulong ng kanilang mga gills. Pero they cannot survive sa maruming aquarium at magdudulot ito ng diseases katulad ng fin rot. Pagdating naman sa diet, ang mga betta fish po natin is carnivorous. Kumakain po sila ng mga small crustaceans, yung mga maliliit na hipon, sobrang liit, at mga mosquito larvae. Okay mga ka-absolute, pag-usapan naman po natin ang mga different betta tail types. Una po sa listahan ang veil tail. Ito ay isang common na tail type meron tayo. Makikita nyo sa kanyang tail ay isang mahaba, malambot, kung lumutang sa tubig, parang isang belo. Meron po tayong example niyan. Yan po, meron po tayong dalawang veil tail. Meron po tayong kulay red and blue. Ang next po mga kaibigan, ang crown tail betta. Ang crown tail betta, isa rin itong common na tail type na meron tayo. Makikita nyo sa kanyang mga fins ay patusok-tusok at mahaba. Meron din po tayong example nito. Meron din po tayong crown tail betta na kulay blue. Next sa listahan po natin ang comb tail betta.
pagpasensyahan niyo na po mga kaibigan, wala pa po tayong comptail beta. At ipapakita ko na lang po sa inyo yung picture. Yan po. Ito'y parang extended version po ng crown tail. Ang next po ay ang spade tail beta. Very clear, ang tail niya po is parang spade sa baraha. Half moon beta. Ito ay isang large tail na kung saan kaya niya mag-flare ng 180 degrees para mag-create ng half circle. Over half moon beta. Ito ay sobrang large tail na kung saan mas higit pa sa 180 degrees at higit pa sa half na circle kung mag-flare. Delta tail beta. Itong klaseng tail mga kaibigan is mag-uumpisa siya sa narrow then palapad. Parang maguhugi siyang triangle. Super delta tail. Very similar sa delta tail pero once na nag-flare ito ay umaabot sa 120 to 160 degrees ang lapad. Half sun beta. Ito ay combination ng crown tail and half moon. Ang tail niya ay umaabot sa 180 degrees, may pagka-slight crowning between fin rays and webbing. Rose tail beta. Para siyang half moon. Ang difference, extensive branching on the rays of the fins which causes overlapping, giving a rose-like. Feather tail beta. Very similar ito sa rose tail beta, pero mas excessive branching, giving an extra fluff appearance. Placat tail. General speaking, ito po ay short fin beta. Ang mga tails nito ay very short at round. Ang last po natin ay ang Dumbo ear beta. Actually mga kaibigan, hindi siya strictly a tail type. Ito ay mga extra large pectoral fins na kung saan parang mga elephant ears ang laki. Ayan mga ka-absolute, nalaman po natin ang mga different beta tail types at kung saan po sila nagmula, yung mga characteristics po nila at yung diet. Sa mga nais na mag-alaga ng mga beta fish, anong beta tail type ang napupusuan nyo? Please, comment down below. Tandaan po natin mga kaibigan sa pag-aalaga ng mga beta fish at anumang mga hayop is may kaakibat ng pagmamahal at responsibilidad. Kaya maging responsible pet owner po tayo. Okay mga ka-absolute, hanggang dito na lang po. Sana po nabigyan ko po kayo ng idea sa mga nais na o nagbabalak na mag-alaga ng mga beta fish. Ayan po mga kaibigan. At antabayanan nyo rin po mga kaibigan on this channel at magdadagdag at magdadagdag pa rin po tayo ng mga beta fish updates po natin. At antabayanan nyo po yan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po natin. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga ka-absolute, kita kids, always stay safe, stay at home, and God bless. Maraming maraming po salamat. Thank you.